sa ating pag-aaral ng kasaysayan. Ating nakatagpo ang ilang mga dakilang tao na naghatid ng napakalaking pagbabago sa ating daigdig, kagaya ni Alexander the Great, Julius Caesar at Genghis Khan. Isa sa mga pinakadakilang historical character na ito ang ating aaralin sa episode na ito, siya si Napoleon Bonaparte. Ating tunghayan ang kanyang nakalululang pag-angat mula sa pagiging isang simpleng sundalo patungo sa pagiging emperador ng buong Europa. Noong 1790, sariwa pa ang diwa ng French Revolution. Itinakwil ng mga Pranses ang monarkiya ng pugutan nila ng ulo ang kanilang hari at asawa nito. Naging republika ang France, ang simbolo ng pagwawakas ng monarkiya sa Europe. Gayunpaman, napalilibutan ito ng mga bansang pinamumunuan ng mga hari at reyna. Para sa kanila, dapat madurog ang French Republic na banta sa kanilang kapangyarihan. Bumuo ng alyansa ang mga kapitbahay ng France at sila'y sinalakay. Ito ang War of First Coalition. Ang delikadong sitwasyon na kinalalagyan ng France ang maaabutan ng isang batang lider na nagngangalang Napoleon Bonaparte. Nagsimula ang kwento ni Napoleon sa isla ng Corsica. Ang isla ay malapit sa Italy, kaya naman ang kanyang pananalita at pananamit ay mas Italian kaysa French. Sa pagsisigasig ng kanyang magulang, si Napoleon ay pinadala sa France para mag-aral sa isang military school. Ang batang si Napoleon ay nakaranas ng matinding bullying mula sa kanyang mga mayayamang kamag-aral dahil sa kanyang aksent at pananamit. Karanasang ito ay nagresulta para magtanim si Napoleon ng galit sa mga elitista at royal blood ng France. Kinalaunan, siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang ganap na artillery officer. Habang abala si Napoleon sa kanyang personal na buhay, tuloy-tuloy naman ang kaguluhan sa France. Humingi ng tulong ang mga Royalist French na kung tawagin ay Bourbon sa Great Britain para pabagsakin ang French Republic. Sinakop ng mga Royalist sa tulong ng mga British ang Toulon. Agarang pinalibutan ng puwersa ng French Republic ang lugar at sinubok itong gibain, ngunit sila ay nabigo. Sa puntong ito, ngumiti ang kapalaran sa batang Napoleon. Nang masugatan ang artillery commander ng mga French sa Toulon, tiyempong naroon si Napoleon at agarang siyang pinili para pamunuan ang labanan. Gamit ang kanyang husay sa artillery, pinulbos ni Napoleon ang mga British sa Toulon at napatras niya ang mga ito. Dahil sa kanyang mahusay na pamumuno, siya ay napansin ng pamahalaan ng France ang French Directory at siya ay pinromote bilang commander ng French Army of Italy. Noong 1795, muling nagrebelyon ang mga Royalists at sila'y nanggulo sa Paris. Muling nginitian ng kapalaran si Napoleon. Nang maganap kasi ang kaguluhan, siya ay nasa Paris din at agarang napili para pamunuan ang puwersang French na dudurog sa mga Royalists. Marahas na tinutop ni Napoleon ang mga rebolusyonaryo sa Paris. Binalahan niya ng grape shot ang kanyang mga kanyon at malapitang tinira ang mga rebelde. Ang grape shot ay grupo ng maliliit na cannonball na ibinabala sa kanyon ng sabay-sabay, kung saan sino mang tamaan ay siguradong malalasog ang katawan. Mabilis na winasak ng mga grape shot ni Napoleon ang mga kalaban at kinagabihan tahimik na muli ang Paris. Ang kanyang marahas ngunit mabisa at mabilisang aksyon ay nagustuhan ng directory at siya'y napromote bilang advisor. Noong 1796, inatasan ng directory si Napoleon na salakayin ang mga kalaban ng France sa Italy. Mabilis niya itong nagawa at kanyang nasakop ang Sardinia at Hilagang Italy. Gayunpaman, ang kanilang opensiba ay napahinto ng kanilang marating ang dambuhalang depensa ng Mantua na pinagkukutaan ng mga Austrian. Tumagal ang Siege of Mantua ng halos isang taon. Paulit-ulit na sumalakay ang mga Austrian para tulungan ang Mantua, ngunit paulit-ulit din silang tinalo ng mas maliit na puwersa ni Napoleon. Dahil sa mga malalang pagkatalo, napilitang sumuko ang mga Austrian at makipag-ayos sa France. Dahil dito, bumagsak ang alyansa laban sa French Directory. Sa kabila ng pagbagsak ng First Coalition, hindi pa din naging mapayapa ang France dahil tumanggi ang isang bansa na makipag-ayos dito. Ito ang Great Britain. Bilang ganti,
inatasan si Napoleon ng French Directory na sakupin ang Great Britain. Gayunpaman, napagtanto ni Napoleon na hanggat malakas ang British Navy, imposible nilang masakop ang isla ng mga British. Bilang kapalit na plano, iminungkahi ni Napoleon na putulin ang pinagmumula ng pera ng mga British. Ito ang kanilang overseas territory sa India. Para putulin ang koneksyon ng mga British at ng kanilang mga teritoryo sa Asia, kinakailangan nilang sakupin ang Egypt. Mula sa France, bumuo si Napoleon ng isang expeditionary force na mabilis na naglakbay patungong Ehipto. Unang sinakop ni Napoleon ang isla ng Malta na nooy kontrolado ng mga Crusader Knights ng Order of Hospitallers. Makalipas nito, magkasunod na nasakop ng French Army ang lungsod ng Alexandria at Nile Delta sa Egypt. Bit-bit ni Napoleon sa kanyang puwersa ang pulutong ng mga scholar para aralin ang Egyptian history. Sa kanilang paghuhukay sa Egypt, kanilang natagpuan ang Rosetta Stone. Ang Rosetta Stone ang naging susi ng makabagong panahon para maintindihan ang ancient hieroglyphics ng sinaunang Egypt. Ang swerte ni Napoleon sa Egypt ay naputol noong August 1, 1798. Sa Battle of Nile, dinurog ng pamosong British Admiral na si Horatio Nelson ang French Navy. Dahil sa pagkakasira ng kanilang mga barko, natrap ang puwersa ni Napoleon sa Egypt. Bilang reaksyon, nagmartsa si Napoleon pahilaga patungo ng Syria para salakayin ang kaalyado ng mga British na Ottoman Empire. Ginpaman, ang kanilang operasyon ay walang kinahinatnan kaya't bumalik lang sila ng Egypt. Ang kapalpakang ito ay nagpabuhay sa kagustuhan ng mga kapitbahay ng France na pabagsakin ang kanilang pamahalaan. Sa pangunguna ng Great Britain, nabuo ang Second Coalition na kinabibilangan ng Austria, Russia at Ottoman Empire. Muli ding nagsagawa ng kaguluhan ang mga royalists sa France. Palihim na tumakas si Napoleon ng Egypt at iniwan ang pamumuno ng kanyang puwersa sa kanyang mga general. Pagdating ng Paris, dinurog ni Napoleon ang mga nagnanais na pabagsakin ang pamahalaan. Pero sa pagkakataong ito, gumawa siya ng palagay niyang tanging paraan para mailigtas ang France. Kanyang binuwag ang mahina at hindi popular na French Directory at inilukluk ang kanyang sarili bilang Consul of France. Bukod sa pagiging master tactician at strategist, si Napoleon ay isa ding notorious organizer. Ayon sa mga nakakita sa kanya, si Napoleon ay nagtatrabaho ng 18 hanggang 20 oras kada araw. Alam ng bagong consul na para manalo, kailangan niyang makuha ang lahat ng suporta sa France. Ang mga bourgeoisie o mayayamang tao ang unang tinarget ng French Revolution, kaya't marami sa mga ito ang nasawi o tumakas patungo ng ibang bansa. Sa kasamaang palad sa mga French, marami sa mga bourgeoisie na ito ang mga eksperto sa iba't ibang larangan, mula sa agham, sining, pagbabangko, militar at politika. Para hikayatin ang mga ito na bumalik ng France, inialok ni Napoleon ang marami sa mga government position sa mga bourgeoisie. Sumunod na inayos ng konsul ang kalakalan at industriya. Pinaganda din niya ang daloy ng negosyo at pinababa ang buwis. Itinatag niya din ang Bank of France para protektahan at mapasigla ang finances ng bansa. Ang mga pagbabagong ito ay para naman sa middle class kung saan napabuti ang kanilang kabuhayan. Para mapanalunan ang suporta naman ng mga peasants at ng mga nasa laylayan ng lipunan, nagpagawa si Napoleon ng mga proyekto kagaya ng kalsada, patubig at harbor na nakatulong sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Siniguro din niya na mababa ang presyo ng pagkain. Dahil sa mga reformang ito, nakuha ni Consul Napoleon ang suporta ng buong France. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na pinakamahalagang ambag ni Napoleon ay ang kodigo ng mga karapatan na tinawag na Napoleonic Code. Ayon sa kodigo na ito, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Bawat isa ay may karapatan sa pananampalataya at binuwag nito ang makalumang sistema ng feudalismo. Habang abala si Napoleon sa modernisasyon ng France, abala naman ang Second Coalition sa pagpapabagsak sa kanyang kapangyarihan. Para harapin ito,
Gumamit si Napoleon ng pinagsamang military campaign at diplomatic pressure para lansagin ang alyansa. Unang tinarget ng France ang lumang imperyo ng mga Austrian. Sunod-sunod na opensiba ang isinigawa ni Napoleon laban sa mga Austrian. Sa Battle of Marengo, ganap na winakasan ng mga French ang mga Austrian. Sa tindi ng kanilang pagkatalo, sumuko ang mga ito at nilisan ang alyansa laban sa France. Isa-isa ding umayaw ang iba pang miyembro ng Second Coalition dahil sa mahusay na kampanya ni Napoleon sa pamamagitan ng military at diplomatic pressure. Bigo ang mga British na pabagsakin si Napoleon at kanilang nilunok ang kanilang pride at nakipag-ayos sa France. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang France na ang naging undisputed master ng Continental Europe. Pagsapit ng 1804, dahil sa pang-uudyok ng kanyang mga kasamahan, binuwag ni Napoleon ang konsulada ng France at pinalitan ito ng isang imperyo. At pagkatapos nito, tinanghal niya ang kanyang sarili bilang emperador ng France. Hindi nagustuhan ng Great Britain ang ginawang ito ni Napoleon. Para sa kanila, delikado para sa British Empire kung mapupunta sa kamay ni Napoleon ang buong Western Europe. Kaya naman, muling nagdeklara ng digmaan ang Great Britain laban sa mga Pranses. Nais sakupin ng France ang Great Britain, ngunit hindi nila ito magawa dahil sa naval superiority ng British Navy. Kaya naman, nakipag-alyansa ang France sa isang naval power sa Europe. Ito ang Spanish Empire. Tandaan natin na halos 40 years bago ang panahon ni Napoleon, sinakop ng Great Britain ang kolonya ng Espanya sa Asia. Ito ang Pilipinas. Higit isang taong napasakamay ng mga British ang Maynila bago ito nabawi ng mga Espanyol. Kaya naman, nang inaya sila ng mga French na gerahin ang mga British, nakita itong pagkakataon ng mga Espanyol na makabawi. Bumuo ng isang malaking naval force ang mga French at Spanish para wakasan ang naval superiority ng mga British. Binubuo ito ng 33 ship of the line, 2 frigate at 2 brigantine. Walang takot silang hinarap ng mas maliit ngunit mas veteranong British Navy sa ilalim muli ni Horatio Nelson. Mayroon naman silang 27 ships of the line, 4 frigate at 2 maliit na barko. Nagharap ang 2 pwersang ito sa Cape of Trafalgar. Sa isang hindi inaasahang frontal charge, pinutol ng pwersa ni Nelson ang Franco-Spanish Navy sa 3. Dahil sa kakaibang taktikang ito, hindi nakapalag ang mga Espanyol at French at sila'y nilansag ng mga British. 20 barkong Franco-Spanish ang nabihag samantalang wala ni isang barkong British ang nabawas. Bagamat walang barkong British ang nawasak sa labanang ito, dito naman napaslang si Admiral Horatio Nelson nang tamaan siya ng bala. Ang napakalalang pagkatalong ito ng France sa labanan ay muling nakahikayat sa mga kapitbahay nito na bumuo na naman ng koalisyon laban sa kanila. Ito ang third koalisyon ng Great Britain, Austria, Russia at ng Sweden. Sa kabila ng kanilang pagkatalo sa dagat, nananatili ang France bilang master ng Continental Europe. Gamit ang kinatatakutang Grand Army, sinagasaan ni Napoleon ang lahat ng mga hukbong lumaban sa kanya sa lupa. Kagaya ng mga naunang koalisyon, ang Austria din ang unang bumagsak makalipas itong durugin muli sa kinikilalang pinakamahusay na panalo ni Napoleon sa Battle of Austerlitz. Nilisan ng Austria ang alyansa at sa pagkakataong ito, ibinigay nito ang kontrol sa Italy at Germany sa France. Sumunod na inararo ni Napoleon ang mga Russian sa Battle of Rhineland. Nagsanhi ito sa paglisa ng mga Russian sa alyansa at kagaya rin ng mga nauna, muling naiwan ang Great Britain laban sa France. Sa bawat lupang nasasakop ni Napoleon, kanyang ipinatutupad ang kanyang mga reforma at ang Napoleonic Code. Gayunpaman, kapalit ng mga karapatang ito, hiningi naman ng French Empire ang pagkain, pera at sundalo ng mga lupaing kanilang nasakop para mapalawak ang kanilang imperyo. Dahil sa pagkatalo sa Battle of Trafalgar, inabandona ni Napoleon ang kanyang planong sakupin ang Great Britain para talunin ang kanilang pinakamahigpit na karibal,
ipinatupad niya sa Europe ang continental system na naglalayong pilayin ang ekonomiya ng mga British. Ayon sa planong ito, hindi papayagan ang anumang Europeyong bansa na makipagkalakalan sa mga British. Para maging matagumpay ang continental system, kinakailangang sumunod ang lahat ng Europeyong bansa. Sa kasamaang palad para kay Napoleon, maraming bansa ang hindi sumunod sa continental system. Isa na dito ang tradisyonal na kaalyado ng Great Britain, ang Portugal. Para parusahan ang mga Portuges, sinakop sila ng France. Gayunpaman, para masalakay ang Portugal, kinakailangang makidaan ang French Army sa Spanish territory. Habang dumadaan ang French Army sa teritoryo ng kanilang kaalyadong Spain, tinraidor ni Napoleon ang Spanish King at pinatalsik sa pwesto. Makalipas niyang patalsikin ang monarkiya ng Spain, kanyang pinalitan ang mga ito ng kanyang kapatid na si Joseph Bonaparte. Isa itong napakalaking pagkakamali. Magkatulong na lumaban ang mga Spanish at Portugues laban sa mga French invader. Ito na nga ang simula ng Peninsular War. Ang mga Espanyol ay gumamit ng napakabisang guerrilla tactics kagaya na lamang ng ambush at hit and run attacks. Hindi naman ito malabanan ng mga French na walang experience sa ganitong klaseng digmaan. Lalong sumakit ang ulo ni Napoleon nang suportahan ng mga British ang mga Espanyol at Portugues at kanilang ipinadala dito si Arthur Wellesley o mas kilala bilang Duke of Wellington para pamunuan ang mga anti-French forces sa Spain. Libo-libong mga sundalong French ang natali sa Espanya dahil sa pagkakamaling ito ni Napoleon. Ginpaman, hindi ito ang huling pagkakamali ni Napoleon. Nang 1812, umasim ang relasyon ng Russia at France. Ito'y dahil natuklasan ng mga French na palihim pa lang nakikipagkalakalan ang mga Russian sa mga British. Dahil sa ginawang ito ng Russia, umalpak ang continental system ni Napoleon. Dahil sa kanyang galit, bumuo si Napoleon ng isang dambuhalang hukbo na binubo ng 600,000 na mga sundalo mula sa France at iba't ibang mga bansang kanilang nasakop. Sinalakay nila ang Russia noong June 24, 1812. Minaliit ni Napoleon ang mga Russian sa pag-aakalang mabilis niyang matatalo ang mga ito. Ginamit ng mga Russian ang kanilang advantage, ang kanilang napakalaking bansa. Umatras ang mga Russian papasok sa kanilang teritoryo para pasunodin ang mga French. Sa bawat pag-atras na ito ng mga Russian, pahirap naman ang pahirap para sa mga French na padalhan ng pagkain at supply ang kanilang mga sundalo. Habang sila ay umatras, sinunog ng mga Russian ang lahat ng mga taniman, syudad at anumang pwedeng pakinabangan ng mga French. Ito ang tinatawag na Scorched Earth Policy. Dahil sa polisiyang ito ng mga Russian, lubos na nahirapan ang mga French na suplayan ang kanilang pagkain at umasa na lamang sa mga padala mula sa Western Europe. Noong September 7, 1812, nagharap ang French at Russian Army sa Battle of Borodino, ang pinakamadugong labanan ng Napoleonic era. Madugo, marahas at harapan ang bakbakan. Makalipas ang 15 oras na madudugong labanan, napaatras ng mga French ang mga Russian. 30,000 na mga French at kaalyado nito ang nasawi, samantalang 50,000 Russian naman ang napaslang sa madugong bakbakan. Makalipas nito, dumiretso si Napoleon sa Moscow, ang kapitolyo ng Russian Empire. Dito niya napagtanto na walang silbi ang kanyang panalo sa Borodino. Walang laman ang Moscow, walang pagkain at wala ding pagsukong naganap. At nang kinagabihan ding iyon, biglang nasunog ang lungsod gawa ng mga arsonista. Napagtanto din ni Napoleon na malapit na ang Russian winter at walang pagkain at walang maayos na lungsod na titirahan ang kanyang Grand Army. Kaya naman, nagdesisyon siyang bumalik na ng France. Ang mga sumunod na pangyayari ay itinuturing na isa sa pinakamalalang military disaster hindi lamang sa karir ni Napoleon kundi sa buong kasaysayan. Naabutan ng Russian winter ang hukbong French kung saan umabot ng negative 30 degrees Celsius ang lamig. Walang pagkain, walang kasuotang panlamig at walang mapagtaguan. Matinding pagdurusa ang sinapit ng hukbo ni Napoleon. Bukod sa klima,
Kinalaban din ng kaawa-awang sundalo ni Napoleon ang mga Cossacks, mga horsemen mula sa silangang Russia. Sinalakay ng mga horsemen na ito ang sinumang mapahiwalay sa grupo at tumatakas bago pa makaganti ang mga French. Sa 600,000 na sumalakay, tanging 40,000 lamang ang nakabalik mula sa Russia. Ito na ang hinihintay ng mga kalaban ni Napoleon. Unang nagrebelyon ang mga Prussian na sinundan ng mga Austrian at Italian. Isa-isa ding nagdeklara ng gera ang mga lupaing nasakop ng France laban sa kanya. Isang panibagong koalisyon ang nabuo at nagdeklara ng digmaan hindi laban sa France kundi kay Napoleon Bonaparte. Kasabay nito, nagsagawa din ng kudeta ang mga royalist sa France para patalsikin si Napoleon. Ang huling pako na tumapos sa pamumuno ni Napoleon ay naganap noong October 1813. Dinurog ng pinagsamang pwersa ng mga Austrian, Prussian, Russian at Sweden ang Grand Army sa Battle of Leipzig sa Germany. Makalipas talunin si Napoleon sa labanan, mabilis na nagmartsa ang Allied Force patungo ng Paris at pinilit ang emperador ng France na magbitaw sa kapangyarihan. Tinanggap ito ni Napoleon Bonaparte at siya ay pinatapon sa isla ng Elba. Kapalit ng pagpapatapon, si Napoleon ay pinangakuan na bibigyan ng taunang allowance na 2 million francs at hindi aalisin ang kanyang titulo bilang emperador ng France. Sa unang tingin, mukhang tapos na ang istorya ni Napoleon, ngunit dito sila nagkakamali. Sa France, muling ibinalik sa kapangyarihan ang mga royalist na Bourbon sa pamumuno ni King Louis XVIII. Halos lahat ng mamamayan ay galit sa hari dahil sa pagtalikod nito sa mga reforma ng French Revolution at ni Napoleon. Sa kanyang isla sa Elba, si Napoleon ay matiyagang nanonood sa mga kaganapan sa France. Isang taon mula nang siya ipatapon, palihim na tumakas ng kanyang isla si Napoleon at dumaong sa Southern France. Mainit siyang tinanggap ng mga ordinaryong mamamayan at naglakad patungo ng Paris. Sinalubong niya ang mga aaresto dapat sa kanya at winika ang katagang. Kung sino man ang gustong bumaril sa kanyang emperador, narito na ako. Imbis paputukan, siya ay niyakap at malugod na tinanggap ng mga sundalong aaresto dapat sa kanya. Pagsapit ng March 20, nasa Paris na muli si Napoleon. Nagpanik at agarang umaksyon ang koalisyon, ngunit mabilis din ang bagong balik na emperador. Mabilis niyang tinalo ang mga Prussian sa Battle of Ligny. Ang plano ni Napoleon, muling talunin ang koalisyon at agarang humingi ng kapayapaan para makapagpahinga at muling maibalik ang lakas ng Grand Army. Gayunpaman, hindi siya pagbibigyan ng kanyang mga kalaban. 2 araw makalipas ang Battle of Ligny, hinarap ng mga British ang puwersa ni Napoleon sa bayan ng Waterloo. Ang puwersang French ay binubo ng 73,000 na mga sundalo, kung saan 15,000 sa mga ito ang cavalry. Ang mga British naman sa ilalim ng Duke of Wellington ay tinatayang nasa 68,000. Isang epikong labanan ang naganap sa Waterloo kung saan nagharap ang dalawa sa pinakamahusay na taktisyan ng 19th century. Lumamang ang French army sa labanan at unti-unti nilang naitulak ang mga British sa battlefield. Gayunpaman, sa panahon ng desperasyon, biglang lumitaw sa likuran ng Grand Army ni Napoleon ang 50,000 na galit na mga Prussian. Para tapatan ito, isinabak ng emperador ng France ang kanyang pinakabeterano at kinatatakutang unit, ang Old Guard. Gayunpaman, huli na ang lahat. Hindi napigilan ng kanyang elite force ang mga pangyayari. Ang Grand Army ay napalibutan ng mga British at Prussian at dinurog sa Waterloo. Tinatayang 27,000 na mga French ang nasawi sa labanan at 24,000 naman sa panig ng mga British. 1,000 mga Prussian naman ang napatay. Sa Paris, sumuko si Napoleon sa koalisyon at tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa pagkakataong ito, siya ay pinatapon sa napakalayong isla ng St. Helena sa Southern Atlantic. Libu-libong kilometro ang layo ng St. Helena sa Europe, kaya naman, wala na siyang kakayahang mangialam uli sa France. Kasama ng ilang tapat na tagasunod, namuhay si Napoleon sa isla ng malungkot at puno ng hinanakit.
Nasawi ang emperador ng France sa sakit na kanser noong May 5, 1821 sa edad na 51 years old. Ang kampanya at buhay ni Napoleon ay isa sa pinaka-epiko sa kasaysayan at tunay na makapigil hininga. Sa kabila ng napakalaking kalamangan lagi ng kanyang mga kalaban, nagawa niyang talunin ang mga ito at lagpasan pa. Ngunit hindi rin maikakaila na ang kanyang kwento ay naisulat gamit ang dugo ng napakaraming buhay na nawala dahil sa kanyang pangarap na masakop ang buong Europa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Napoleon ang nakilala bilang tagapaglatag ng pundasyon ng makabagong Europa. Ang kanyang mga reforma sa karapatan, edukasyon, finance, militar at marami pang iba ang magiging batayan ng mga susunod sa kanya. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhin napindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.